Alright guys, welcome back sa aking channel. At welcome back sa ating pagbabalik sa pag-ride. So, meron po tayong bagong ride dito mga guys. And ito po ay electric kickboard. So, ang model po nito is Taurus Super Saloon. So, nabili ko po ito na second hand galing sa kaibigan ko na Koreano. So, ang presyo po nito sa brand new is more or less 100,000 pesos po. Nabili ko tong scooter na to 60,000. So hindi pala nabili, hinulugan ko. So bali 60,000 po siya. So first time ko po itong gagamitin ngayon. At ako po ay nabigla talaga kasi sobrang lakas ng hatak niya. Pero may ano naman siya, may tinatawag natin na parang shifting, may 1 2 3 siya na modes. So pwedeng parang primera, segunda, tercera. Yung pinaka malakas talaga, pinaka mabilis is itong number 3. So ayan, oh. 1 2 3. At dual motor pala siya guys, sa dito sa unahan at sa likod, likuran, pareho siyang may motor. So kung gusto nyo rin po na ano, may ano siya, eco turbo, eco or turbo, may eco siya, mahina lang po yan. Tapos pag turbo, yan po, malakas. So single dual motor, yan po, may single dual motor, yan dalawa. At ito may busina, signal lights, ito sa ilaw, to sa ilaw yan, ino natin yung ilaw yan, Taurus Super Saloon. So ayan guys, naka disc brake na po siya, naka disc brake dalawa sa likod. At saka sa nakita ko may ABS daw to, or anti-lock braking system. So para na siyang motor, mga sasakyan yan. At saka dalawang ano na po, shocks dito sa likod. Dito naman sa telescopic, upside, naka upside down na po siya. Ayan. So bagong bago pa lang po to, last year pa niya to nabili. So ayan, may nakalagay, oh, 2022. May of 2022 pala niya nabili ito. So yan, samahan nyo na ako palagi guys sa ating rides dito sa Korea at mamasyal gamit ang electric scooter. So yan, sakay na tayo. Ron po kung makita ba sa ano ang speedometer nito kung tumakbo, kasi hindi ako naka ano eh, naka sitting position lang po ako. Ito pala, babalikan ko. Pwede siyang sitting position, pwede din standing position. So maghuhunan lang tayo, kaya sitting position na tayo para mas komportable. Yan. So ito palang nakikita guys. Yan, mga solar po yan, solar panel. So ayan, yan muna. Woo! Yan. Oh. Tayo muna tayo saglit. Yan. Ganyan yung ano ng camera pag nakatayo. Tapos uupo ako. Iwan ko kung ano yung nakaka-capture dyan. Hindi ko makita. Thank you.
under your spell. Oh, it's like we've always known it, even though it's new. Yun sa nakita ko sa manual niya, guys, kung sa na-research ko sa YouTube, about 90 to 100 kilometers ang pwede niyang abutin na layo. At saka yung speed naman niya 80 to 90 kilometers per hour. So, di na masama, di ba? Hindi ka na mahiya dito. Talaga natin kabisado yung daan. Mapapano tayo? Walang kumpiyansa ba, no? Ito pala, guys, yung pinakaano pala dito, problema lang. Actually, di ko na search. Kundi ako sinabihan ng kasamaan ko sa trabaho na ano, need pala ng ano to, lisensya. Eh kaya ingat pa rin tayo. Baka masitaw ako naman sana. So, sa bagay, hindi ko naman palaging gagamitin ito. I can already tell all that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya. Ano pala, tiningnan ko kanina pag naka-sitting position ako. Hindi pwede sa ano, yung mounting ko, ano, hindi pwede pag naka-sitting position kasi hindi makukuha yung view niya. Hindi makikita yung nasa unahan kasi natatabunan ng handlebar. So, pag nakatayo ganito, di ba? Mas maganda eh. Ayan. Ano lang tayo, guys. Dandahan na tayo sa papatakbo. Then 28 km/h, 30, ganyan lang. Kasi nakasanay yung position ako. At saka mahirap dahil andito yung upuan. So hindi ako makapag ano nang maayos, position na maayos sa paa ko. International circuit dito sa Korea. Matagal-tagal din tayo hindi nakapunta doon, guys. Tara na, samahan niyo ako. I wanna love ya. So come on over, come on.
Laro ko lang. Right. Ngayon na ako nakabalik. Dito. Ito yata yung mga pinipicturan ko dati. Bata pa pala to. Sana yung motor. Ah, may motor. Alright, alright.